dagdag kaalaman, tips para hindi ka agad mapanisan ng kanin. Para sa mga mommies at daddies na nagtitipid gaya ko, lalo na sa panahon ngayon, bawal mapanisan ng kanin. Pag magsasaing ka, lagyan mo ng suka o vinegar. I swear, hindi ka mapapanisan ng kanin. Lakas pa makaputi ng rice. Tantyahin mo lang ha, 1-2 kutsara lang para sa 3 tasang bigas. 3 weeks ko nang ginagawa ito. Ito ang maaari nyong itanong. Kahit anong suka po ba pwede? Yes naman, pwedeng-pwede. Pero puting suka kasi ang ginagamit ko. Aasim po ba ang kanin? Hindi po. Basta huwag nyo lang damihan ng suka. Kaya dapat 1-2 kutsara lang ang ilalagay. Ano naman po ang mangyayari sa kanin pagkatapos maluto? Well, base sa napapansin ko, nagiging maalsa ang kanin at mas maputi. E kailan naman po dapat ilagay ang suka o vinegar? Ilagay po ito bago 1 ang bigas. Ilang araw naman po ang itinatagal ng kanin? Yung sa akin po kasi 3 na po siya. E okay pa din naman ang kanin. Yung 3 na yon, e sulit na yon. Pero syempre, hindi ko na pinapaabot ng 3 yun. 1 pa lang kasi sa amin, ubus na yung kanin. Sinubukan ko lang 1 beses na paabutin ito ng 3 at epekto naman. Hindi siya kagad panis. Tumitigas po ba yung kanin? Hindi naman po. Pwede po ba ito sa red rice? Pwede. Actually, maging sa mga ulam, pwede nyo lagyan ng 1 kutsara para iwas panis din. Kaya sanay, sagot po namin ang mga katanungan nyo. Tipid sa gas, sa oras, at makatitipid din lalo na yung mga mag-isa lang sa bahay. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat!